naman tayo sa mga personal na bagay na dati ine-enjoy natin. Pero ngayon, nagdadalawang isip na. Diba sabi nga nila, ang nanay, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. So kasi siyempre, diba, kanwari ka na may mga umaatin ng mga birthday, mga pinsan ko. Ako din dati, yung pag umaatin ng birthday, mga auntie ko, bibigyan ng spaghetti. Ikakain na lang nila, dadalhin, iti-take out na lang nila sa bahay kaya para makakain yung limang anak nila kaysa ang invited, dalawa lang sila doon, party pa ang pamilya, magkakasama. So kayo, may ganun ba kayong experience? Para sa akin, dahil nga Hunter was planned, na-expect ko siya at lahat ng mga sakripisyo or things na I had to let go of, parang I did it lovingly na I really wanted it. Alam ko ito yung life stage ko na yon, and alam ko yung ito yung mission sa akin ni Lord na magpalaki ng isang anak, diba? So, wala talaga akong masyadong give up at this moment. Oh, I love it because you always give the glory to God. Oh. So, you see, ang ating sila mamasya hindi na, mayroon ba kayong ina-enjoy noon tapos ngayon parang nag-give up nyo tapos nalilesen na yung mga... Ako siguro lifestyle. Lifestyle talaga, diba? Yung going out with friends, buying expensive bags, shoes, yung clothes, diba? Buhay ko yun eh. Diba? Sa luho. Yung labas, gimmick with friends, ganyan. Ngayon talagang wala. Bye, ingat, take care. Text na lang. Facebook, Facebook. Oh, second emotion. IG na lang. Second emotion ako, Crystal. Kasi I gave birth at 40. So, you can just imagine ang daming na-maximize ko na. Na-maximize ko na halos lahat. So, when I got pregnant, sabi ko, bukal sa loob ko. Although hindi ako makapaniwala, pero bukal sa loob ko. Kasi regalo siya. Kala ko hindi na ako maging nanay ever. Ay, kaya pala. Binigay pa rin sa akin. Thank you, Lord. Sobrang blessing. Ibang awakening ang pagiging ina. Iba. Ay, Momshie Cristalle. Ako, parang same with Momshie Candy. Na yung sa lifestyle, dati kakain ka sa labas. Pero ngayon, iisip mo na lang, dito lang ako sa bahay. I'll just spend time with the baby. Also, siguro may mga less travel kami ng asawa ko kasi syempre lahat kailangan i-budget na. Kunyari ngayon, magbo-birthday yung anak ko, so lahat ng budget namin nakalaan sa celebration ng birthday niya. So may mga hindi mo na bilhin. Kung dati, hindi ka magsa-second thought na I'd like to buy this for myself, but now, hindi na talaga pwede kasi over budget ka na. So, okay lang din kasi training siya sa buhay na talaga may mga bagay na hindi mo pwedeng makuha at the time that you wanted, and you're working with a family budget, family finance, so kailangan teamwork talaga kayo ni husband to make things work. Yes. Ito naman, Momshie Jones, bago mo yan, binisita pa ayo ni Camila de la Torre. Hi! Welcome kayo sa ating mga Momshie dito. Hello. Camila at Emma, anong ginagawa niyo dito? Hello. Nandito siya. Pagbisita, ma. We love you. Yes, Janelle, thank you. Ingat kayo, Mats. Janelle. Ay, naku, ang sweet talaga ng ating mga kaibigan natin dito sa show. Nakita ko artista. Akala nyo nandito na si Juan ng Camila. Akala nyo, hino-horror niya kayo. Hindi, buhay si Camila de la Torre. Buhay na buhay. Okay, ayan. So ito na, mabalik tayo. Normal lang po yung mga ganitong situation, Doc, eh, no? Yung mga sakripisyong ito. Pero papaano nga po ba talagang magagawaan ng paraan na hindi mo naman kailangang i-deprive yung sarili mo sa mga bagay-bagay, pero nakakapag-provide ka pa rin para sa family mo, sa anak mo? Number one, be realistic. Alamin mo talaga, eto ba talaga kaya ng family budget ko? Kasi tatandaan natin, kung gastos tayo ng gastos at wala sa budget sa family, malabo din yun. Dahil meron tayong batang pinalalaki. Ang bata, magastos yun, lalo na kung may therapy, di ba? So dapat we should work on a budget. As we work on the budget, natuturuan din natin ng anak natin na paano mag-impok ng pera. Nakikita nila, eto pala ugali ng magulang ko. This is how to save. And when I grow up, I have 20 pesos. I will learn also how to save from the 20 pesos. Kasi nakikita niya na minomodel ng magulang yan sa kanila. Ayan, be realistic. Oo, di ba mayroong buy day, mayroong hindi bibili na araw. Yung looking lang sa window, ganyan.
Diba? And even kaya nyo bilhin, don't buy it right away. Teach them delayed gratification. Kasi kung lahat na ibibigay nyo agad sa kanila, paglaki nila, mahihirapan sila mag-adjust sa ibang tao because they will always feel I am entitled to this right away. Dok, delayed gratification. Pero ibibigay mo rin sa sinabi mong day. Yes, dapat. Huwag nyo talaga din magsinungaling sa araw. Matandain pa naman ang mga bata. Oo, mga anak pa naman natin. Delayed.